Ngayon nga kapatid ay inannounce na nga nitong ni Boss Strike, isa nga sa mga boss nitong Blacklist International, na may malaking pagbabago nga sa Blacklist para sa susunod na season. Na kung saan kapatid inannounce na nga ni Boss Strike na magkakaroon daw di umano sila ng 10th man dito nga sa MPL Season 12, na kung saan taliwas nga ito sa mga nakaraang season ng MPL na mayroon lamang silang 5 man dito nga sa MPL PH. Na kung titingnan kapatid, ito nga ang bagong mangyayari ngayon sa koponan ng Blacklist International. At sinabi rin ni Boss Strike kapatid na ang mga players nga ng kanilang MDL team, lahat nga yan ay inangat nila dito nga sa paparating na MPL. Kumbaga, kagaya nga ng ibang koponan dito nga sa MPL kapatid, ay parang ganun na rin ang mangyayari dito nga sa Blacklist, na kung saan magkakaroon nga ang Blacklist ng Team 1 at Team 2. Nang sa gayon ay maging flexible pa nga itong Blacklist International para nga sa kanilang mga kalaban dito nga sa MPL Season 12, na kung saan kaabang-abang talaga ang bagay na yan. Bugod pa nga dyan kapatid, ayon din kay Boss Strike, ay magagamit nga nila ang kanilang 10th man dahil ang focus nga ng mga ito ay maglaban sa isa't isa. Kumbaga ang Team 1 at Team 2 nga walang ibang gagawin kundi maglaban lang at magbatak ng magbatak. Kumbaga magkakaroon nga ng sparring partner ang magiging main 5 nitong Blacklist International. Ginawa nila ang bagay na yan dahil na rin syempre hindi nga nanalo itong Blacklist sa Echo ng 2 beses nung nakaraang season, na kung saan literal na naitlog talaga itong Blacklist International kahit nga andito pa nga itong V-Wise. Kumbaga na burn out talaga itong main 5 ng Blacklist sa pagkakataon na ito. Dahilan kung bakit kinakailangan nga nila Boss Strike na maging flexible dito nga sa paparating na MPL Season 12. Bukod pa nga dyan, hindi rin tinitingnan ng Blacklist International yung paparating na season. Ginawa nilang 10th man ang mga miyembro ng Blacklist para sa MPL, para yan sa future ng Blacklist. Nang sa gayon ay matrain na rin yung ibang players nitong Blacklist International kung sakaling magpaalam na nga ng tuluyan ang ilang miyembro nitong main 5 ng Blacklist International na ilang beses ngang ng balagbag noong mga nakaraang season ng MPL, pati na rin dito nga sa World Tournament ng Mobile Legends. Kaya tunay nga natin nga abangan kung sino nga ba ang 10th man nitong Blacklist International. At kung usaping B-Wise nga tayo kapatid, wala ngang nabanggit itong si Boss Strike sa kanyang vlog na kung saan hindi pa nga sigurado kung maglalaro nga itong V-Wise dito nga sa paparating na season. Pero kung ating ang pagbabasihan kung ano nga ba ang ginagawa ng V-Wise noong mga nakaraang araw kapatid, o mga nakaraang buwan dito nga sa usaping MPL, wala lang naman ang V-Wise dito nga sa bootcamp ng Blacklist International, na kung saan sa mga pahiwatig nga na yan kapatid, mukhang sa susunod na season nga ay magpapahinga itong V-Wise. Dahil syempre kung nais nga nilang maglaro para sa susunod na season, edi sana nasa bootcamp nga sila ng Blacklist at dito nga ay nagbabatak sila kasama syempre yung kanilang kakampe sa koponan na ito. Dahil nakikita-kita lang natin itong VY sa kanilang live stream at hindi nga yan ang bootcamp nitong Blacklist International. Kumbaga parang wala ngang balak ang VY's na sumali para sa susunod na season, dahil na rin syempre hindi sila nagbabatak ngayong off-season ng MPL. Halos isang buwan na lamang kapatid ay magsisimula na naman itong MPL PH, at kung hindi na nga talaga sasali itong V-Wise, malaking kawalan talaga yan para sa Blacklist International. Dahil kahit nga naulats itong Blacklist nung nakaraang MPL pati dito sa World Tournament ng Mobile Legends, ay umabot nga ang mga ito sa
sa Grand Finals. Kung titingnan, hindi pa rin talaga biro ang Blacklist International, lalong-lalo na kapag kasama ang VYs at syempre may bago pa ngang players ang Blacklist na ipinasok nga dito sa MPL. Kumbaga, nasa adjustment period pa nga lang itong sila Juve sa pagkakataon na iyon, pero still, umabot nga itong sila Juve at AUL dito nga sa Grand Finals ng MPL pati na rin dito sa World Tournament ng Mobile Legends. Ganyan nga dinala ng VYs ang kanilang mga kakampi dito nga sa Grand Finals. Hindi ko naman sinasabi na no VYs, no Grand Finals itong Blacklist ha, dahil malalakas din naman ang ilang players nitong Blacklist. Syempre, iba pa rin talaga ang decision making nitong ang ni Omay Venus bilang kapitan nga ng Blacklist. Ibang iba ang galawan ng Blacklist kapag may nagkokomand nga na Omay Venus. Dahil sa mga laban nga ngayon dito sa MPL, sa decision making na lang talaga nagkakatalo ang mga koponan dito nga sa MPL maging sa international tournament nga kapatid, decision making talaga ang nagdadala. Yung tipong palugi na nga ang isang koponan, pero syempre dahil maganda nga ang kanilang decision making ay naipapanalo pa nga nila ang laban. Kumbaga, ang labanan ngayon dito nga sa ML ay pakunatan at syempre pagalingan ng decision making dito nga sa late game. Kaya naman, yung bagay na yan ay makakaapekto talaga dito sa Blacklist International, lalo na't bago na naman ang mukha ng Blacklist para sa susunod na season. At malamang sa malamang yan, sa mga unang yugto ng laban ng Blacklist dito nga sa regular season ng MPL ay magkanda. Talo-talo nga ang mga ito dahil nag-a-adjust pa nga sila, pero kalaunay nga kapatid ay makukuha na rin ng Blacklist ang kanilang chemistry. At ang kailangan na lamang natin kapatid ay magtiwala nga sa koponan ng Blacklist, pero syempre sana ay maglaro ang VYs. Nang sa gayon, isa pa naman itong Blacklist sa inaasahan natin dito nga sa paparating na World Tournament ng Mobile Legends. Ibang iba syempre ang Blacklist na may VYs na lumalaro nga dito sa World Tournament ng Mobile Legends, lalong lalo na dito pa nga ito gaganapin. Pero syempre kung ang desisyon ng VYs ay magpahinga, deserve na deserve talaga nito ngang VYs na magpahinga dito nga sa paparating na season. Dahil kung ating ang matatandaan, nagpahinga na nga ang VYs noong mga nakaraan na season dito nga sa MPL. Pero kahit nga nagpapahinga sila kapatid, ay parang baliwala nga iyon, lalo na pinaghandaan nga nila itong SEA Games nung nakaraan na kung saan pahinga, pero nagpa-practice nga sila para sa SEA Games. Hindi naman tayo binigo nitong VYs dahil nakuha nga natin ang kampyonato dito nga sa SEA Games. Kumbaga, parang nagtuloy-tuloy pa rin talaga ang pagbabatak nitong VYs. At ang susunod na season nga, kung magpapahinga ang mga ito, sobrang deserve talaga nila ang bagay na yan, para babalik nga itong VYs ng mas malakas at gigil na manalo muli dito nga sa MPL pati na rin dito nga sa mga international tournament. Sayang lang din kapatid dahil mananerf nga yung mga hero ni Omay Venus. Bukod pa nga dyan, pabor pa nga dito kay Wise ang patch nung nakaraan. At kung titingnan nga kapatid, ito nga ang posibleng maging lineup nitong Blacklist International para sa susunod na season. Sa gold lane nga kapatid, ito nga si Oheb at Owl. At ang 2 mid laner naman nila ay walang iba kundi si Haji at Yue. At ang dalawang EXP laner naman nila ay itong si Edward at Dominic. At ang dalawang roam nga nila kapatid, itong si Rene J at Kimpoy. Samantalang ang jungler naman nila ay walang iba kundi si Rindo o di kaya si Sinsui. Pwede rin dito maipasok ito nga si Hades na nirent nga ng Blacklist International nung nakaraan. Yan nga ang ating aabangan kung may 10th man itong Blacklist. At saktong-sakto nga ito kapatid, wala nga rito itong VY. Sa pagpapatuloy nga kapatid, ang susunod na season din ang magdidikta sa kapalaran nga nitong Smart Omega, na kung saan ayon nga kay Kelra kapatid
Kahit nga matalo sila para sa susunod na season ay hindi niya iiwan itong ang Smart Omega para nga pumunta doon sa Indonesia para ipagpatuloy syempre ang kanyang pagpuprosin. Sa livestream kasi ni Kelra Kapatid, may nagtanong nga kung matatalo daw ba sila sa susunod na season ay lilipat ba siya sa Indo. Ang sagot nga ni Kelra ay walang alinlangan, hindi niya iiwan ang kanyang mga boss dito nga sa Smart Omega. 50-50, di alam kung papahinga. Then we have plans to leave Omega and go to Indo. I don't want to leave Omega guys because hey there. My all of soul I will give on my our boss. All my soul I will give to our boss. Na kung saan maganda nga itong balita para sa mga fans ni Kelra at gusto nga nito na mag-stay itong si Kelra sa kupunan ng Omega dahil na rin syempre mukha na nga ng Smart Omega itong si Kelra. Ang kailangan lang talaga ni Kelra ay yung malalakas na kakampe dito sa MPL na kung saan madalas kasing binubuhat ni Kelra yung mga kakampe niya. At ang susunod na season din kapatid, may kita na naman natin ang Chuck Kelra nga ng Smart Omega. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E-comment mo sa baba. Maraming salamat.